Hello guys, kamusta kayo dyan? Ako nga pala si Aldrin, bagong YouTuber lang ng mga gadgets. Actually guys, gusto kong itry na maging YouTuber ng mga gadgets at isa sa mga gusto kong i-unbox is itong isa sa mga bago kong nabili na laptop coming from Acer. Yan. So itong laptop ng Acer is TableMate B3 ang model. Dalawang klase siya, isang traditional laptop at isang touchscreen laptop. Pero guys, itong nabili ko is traditional laptop ng Acer. So ito. Guys, ito pala, na-unbox ko na siya. At nagamit ko na rin to be honest for a few months, mga dalawang buwan na ata. And late na rin yung pag video ko nito kasi gusto ko nyo na-share din kung ano yung naiging experience ko sa laptop na to guys. So first of all, pakita ko muna yung box. Ayan. So ito yung box ng Acer TableMate. And ayan. So nakikita nyo, andyan yung model number. Ayan, ito TableMate B3. Tapos nandito rin yung features niya, Windows 10 Home, tapos Intel Celeron processor na N4020, tapos 11.6 inch display niya, then meron din siyang 4GB of RAM and 256 of SSD memory. Actually guys, itong nabili ko na laptop worth 15,000 lang siya. So for me, sobrang sulit niya kasi sa basic experience ko, sobrang tibay niya. Kung makikita niyo yung build quality ng laptop, pang outdoor, talagang pang travel talaga siya. And aside from that, napaka-compact niya. Hindi siya ganun kalaki, pero hindi rin siya ganun kalaki. Ayan guys. Later on, pakita ko sa inyo. Pakita ko muna sa inyo guys yung laman ng box. So, eto siya. Yung laman ng box, nilabas ko na actually pala yung charger. Yung charger niya is traditional charger. So, yung maliit na pin, ayan. DC charger siya kung tawagin. Tapos, aside from that is manual na lang. No? Ito, manual. New warranty card. Alright. So, ayan. Ito yung laman. Ayan, so, pasok na natin. Ligpit muna natin ito. Okay. So, balik tayo sa computer, sa laptop. So, ito nga guys, sabi ko nga kanina, worth 15,000 lang siya. Nabili ko mismo to sa Silicon Valley ata yun. Ayun, for 15,000. 4 gigs of RAM with 256 SSD. Ayan. So, ito yung tura niya. Tada! Tulad nga ng sinabi ko, guys, nagamit ko na siya. Kung napapansin nyo guys, parang sobrang thick talaga ng laptop, no? Traditional na traditional, sobrang luma ng design. Sa gilid, sa left side niya, meron siyang power charging port, HDMI port na full size, USB slot, micro SD slot, Type-C and Ethernet port. Well, isa sa mga pinaka-highlight at pinaka-gusto ko dito guys is yung portability ng laptop na to kasi pwede kong gamitin yung charger ng cellphone ko. Yung Type-C kasi na ito na slot is full-featured. Meaning to say, pwede siyang i-charge at pwede rin siyang distribute ng display. Ayan guys. So, actually pakita ko sa inyo mamaya meron akong power bank dito.
Siyempre yung power bank niya. Charge ko sa inyo. Pakita ko sa inyo kung paano siya mag-charge using my cellphone power bank. Ayan. Okay. Sa kabilang side naman, sa right side niya, nandito naman yung lock button and power button. Tapos, nandito naman yung headphone jack and another USB. Ayan. Tapos, ito yung Kingston, basta yun, something like that. Naririnig ko sa mga ibang vlogger, pero hindi ko alam pa actually kung anong purpose nun. So, balik tayo sa unit. Kung napapansin nyo ba, guys, yung keyboard niya is walang backlight. Ayan, isa sa mga disadvantage ng mga budget laptop is yung keyboard is wala siyang backlight. Pero, hindi naman sa ganun na cheap yung keyboard niya ito. Kasi, based on my experience, sobrang sarap gamitin. Hindi siya naglalag. Pag tinatype ko, hindi siya walang delay. Ayan. Pero sa 15,000 worth it na worth it talaga yung pagbili ko dito, no. And yung speaker niya hindi siya ganoon kalakas. Ayan. Mahina siya. Full na yan. Full na. Full ko dito. Ayan. Full na yan. Pero, sabi ko nga, budget laptop lang siya, kaya hindi siya ganun kalakas. Pero, kayang-kayang gawa ng paraan yan. Unang-una, may headphone jack. Pangalawa is, usong-uso na ngayon yung paggamit ng Bluetooth speaker, no? Kasi kahit meron ka ng magandang laptop, kahit worth na 100,000 pa yan, yung iba talaga gumagamit pa rin ng Bluetooth speaker para mas maganda yung quality ng music nila. So, ayun. Isa din yun sa mga disadvantage. And then, napakaganda din niya ito kasi unang-una, yung camera niya, front camera niya, may cover na for security purposes. Ayan o, nakikita nyo guys. Ito yung tsura ng camera niya sa front. So, pag hindi mo ginagamit yung front facing camera niya, pwede mo siyang i-close. Pag gagamitin mo, ayan, tsaka mo lang bubuksan kasi usong-uso na ngayon yung mga scammer. Marami ng paraan sa mga ng mga scammer para ma-scam ka. And isa sa ginawa ng Acer is kahit sa budget laptop nila dinagdag pa rin nila to. And guys, pakita ko naman sa inyo yung web browsing niya. So for now, pagkabit ko muna sa ano, wifi. So actually sa pag gumagamit ako ng internet, hindi ko siya ginagamit through wifi eh. Kasi may ethernet port naman. Para mas mabilis, kinoconnect ko na siya direkta. Kasi para yung wifi na ito hindi ganun kabilis. Pero let's see. Ayan. Play natin yung YouTube. Ayan. As you can see, parang okay naman siya. Ayan. May commercial agad. Ayan. So, sa napapansin nyo guys, okay naman pala siya. Depende siguro sa connection, sa wifi connection na. Kasi minsan pag ginagamit ko to through wifi, talaga naiinis ako kasi sobrang bagal. Ayan, ayan guys, ito pala yung na-upload ko na video. Hopefully mapanood nyo rin to. Actually, bago lang talaga ako na YouTuber at pangarap kong maging expert sa pag-edit. At saka gusto ko rin mag-unbox ng mga iba't iba pang gadgets. Ayan guys, patuloy lang natin, no. Isa sa gusto ko pa dito is yung battery health nito. Sobrang kunat ng battery nito guys, and napapansin nyo guys, 10 hours pa yung remaining. Actually almost 11 hours, saktong sakto sa advertisement ng Acer na umaakyat ng up to 12 hours depende sa paggamit ng unit. For example, kung gamer ka,
kung talagang sa social media ay active ka, talagang hindi siya akit ng 12 hours pero sobrang bunat pa rin ng battery na to. Yun nga guys, since nabanggit ko na yung gaming, yung gaming performance na ito eh hindi ganun kaganda, pero ayun, nidi-download ako yung emulator, PSP emulator, eh talaga namang smooth. So bilhan lang natin ng controller to, okay na. Kaya ang disadvantage lang ng PSP emulator eh yung mga games na may install me dito eh hindi na latest, kasi nga PSP yung gamit lang. O yan, pero okay na rin kahit paano, may libangan ka sa laptop mo, ano. Ayun guys, and ano pa bang gusto kong idadagdag sa inyo, ito yung build quality nya, ulitin ko, no? And makikita nyo yung thickness, yung gilid nya naka-rubberize, so pag nalaglag sya o naumpog eh hindi ka agad to masisira guys, kasi protected yung sides nya, naka-rubberize. Yan, ito pala guys, linawin ko kung 360 na mga unit yung model na kinuha mo ng TravelMate P3. Ito is yung pen niya, stylus pen. Pero since traditional lang siya na laptop, ayan, parang display lang siya. Okay. Tapos guys, tinesting ko rin siya sa HDMI port. Walang delay. Kinunik ko siya sa TV ko na 43 inches. Talaga accurate na accurate. Wala siyang delay. So pag nanonood ako ng movie and nanggi-games ako, kinukunik siya sa TV, sobrang okay talaga, hindi talaga ako naka-experience ng delay. Ayun guys, and tulad na sinabi ko kanina pala guys, gusto kong subukan sa inyo na nag-charge siya through Type-C charger. So ito pagkita power bank pa ginamit ko. Ayan, so on ko lang yung power bank. Ayan. So, hopefully nakikita nyo yung symbol ng charging na nagcha-charge sya. Ayan. Medyo malabo lang, no? Ayan, pero tatanggalin ko. Ayan. Wala yung charging sign. So, kakabit ko ulit. Mas dan nyo lang guys, ha? Ayan, pumalik na siya sa pod charge. Okay, so nakaganda na ito guys kapag nagdala ka ng ng charger pag nag travel kayo, eh kahit isang power bank sa isang charger lang ng cellphone, eh okay na, talagang magagamit mo ng sulit sa pang travel yung laptop nito. And yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, talagang sobrang kunat ng battery nitong laptop na to. So for now, naging paborito ko siya, kasi nga portability, build quality, yung battery, and yung compact nya. So hindi man siya ganun kaganda tingnan dahil nga pang old school na, pero practically sobrang sulit ng 15,000 ko dito. Masang masaya ako dito. So Acer, napaka saya ko dito, maraming salamat, at malaking tulong to sa akin. Guys, tulad nga ng nabanggit ko kanina, bagong vlogger lang ako, YouTuber, so meron pa akong ibang pwedeng i-vlog sa mga susunod na uploads ko. O ito, next tool na flashlight, gusto ko siyang i-vlog, gawa ng video, kasi unang-una updated na yung charging port nito, Type-C. Ano din ito, yung ginagamit kong pang outdoor din na lamp, na head flashlight, and meron din ako ito, yung ginagamit ko ngayon na ilaw. Ito, Type-C din kasi yung gamit ko dito. So gusto ko sanang mag-comment kayo at mag-subscribe, comment kayo kung gusto niyo makita kung ano yung laman, anong mga next tool items na meron ako ngayon,
At sa susunod gagawin ko siya ng vlog guys. So hopefully mga kapwa ko vlogger dyan, mga kapwa YouTuber, supportahan niyo po yung video ko at sa susunod at magpapangakuan ko kayo na magiging magpa-practice pa ako ng gusto at gusto kong lumawak yung kalaman ko lalo na sa pag-edit ng videos, no? So for now, saya ako kasi ito yung isa sa mga magandang unbox ko at napakita sa inyo guys. Maraming salamat and ako nga pala si Aldrin and hopefully sa susunod na video supportahan niyo ulit ako. Alright, thank you, bye bye.